Nanonood. Kung nakikita nyo, may mga ganito kami, mga YouTuber, may mga mayayaman yung tingin sa amin, magaganda yung mga damit, tsaka mga gamit namin. Hindi ganun. Pinaghihirapan namin. Lahat ng tao naghihirap ngayon. So, kung paghihirapan mo isang bagay na gusto mong makuha, kailangan mong paghirapan, pagsikapan. Kasi kung hindi mo sila paghihirapan or pagsisikapan, wala ka rin mapapala sa buhay. Tama ba, China? Tama. Sobrang init, China. 2 PM pa lang pala. May tanong ako, ilang taon ka nung nilaldi ni Tita Jenny si daddy mo? Tanda ako, 9 years old pa lang ako nun. Nalaman ko, nagkaranasan sila nung 13 years old na ako. Kaya, nagparinig niya ako sa Facebook. Tapos, sabi ng ibang basher, ginagamit ko daw si Tita Jenny. Hindi niyo maalam na walang Tita Jenny. Tapos, alam niyo ba, dito sa street namin, ubod kami ng sobrang saya kahit sobrang daming problema. Kita niyo yung mga yan? Pwedeng inumin niya mga yan! Kaya lang, dapat, may pang-hospital ka kasi madumi. So, syempre, hindi pa tapos yung mukbang na to at hindi pa nakaubos to kasi usually, ang mga mukbang kasi daw tapos yung pagkain, no? Tapos, sabi na pusin natin. So, doon sa mga nangangarap dyan, katulad ko, huwag kayo tumigil mangarap. Kasi, kung hindi kayo mangarap na mangangarap, hindi matutupad yung mga pangarap nyo hanggat hindi nyo binubuo sa utak nyo kung paano itutuparin yung pangarap nyo. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi kayo matalino, kung hindi ako eh, inamin ko, hindi naman ako matalino, pero sa buhay, kailangan maging, Tenoy Balo! Balo! Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is huwag na huwag kayong sumukong mangarap. Huwag na huwag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating tulad nito. Kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! Gago! Sa lahat ng nanonood ngayon, ako po si Mukna Glamour. For sure, kilala niyo na po ako. Gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko. Hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero, ayun po, gusto ko lang humingi ng apology na pasensya na ho sa lahat ng nagawa ko. Or sa mga nagawa ko, sa mga nasaktan, na-offend, na-galit, na-ines, na-bad trip, na-buisit, at syempre na-down na tricycle drivers, wala po akong minamaliit. Sa video na po na yun, kung panonoorin niyo po yung vlog ko, malalaman niyo po kung ano yun. Pero kung paniniwalaan niyo po kung ano yung mga video na kumakalit na yun, wala na po akong magagawa. Pero ang katotohanan doon po is, wala akong sinasabing mali na gusto kong malaman nyo na wala akong sinasabing mali, na ginugusto ko. And also, wala rin akong gustong sabihin na masama about tricycle drivers dahil simulat sa pulpo, lahat ng tricycle driver dito, kaibigan ko, kabiruan ko, kagaguhan ko. The same time, nung grade 1 pa ako hanggang grade 7, sinasakyan ko yan, binibiro ko yan, lahat ng kabiruan na ginagawa namin, yun lang din yun. Pero gusto ko na sabihin sa inyo na lahat ng tricycle driver dito, kilala ko, ka-tropa ko, kabugbugan ko minsan at ka-trip ko. Pero sana maintindihan nyo na lahat ng tao nagkakamali. At ako, nagkamali ako. Pero gusto ko lang din mag-sorry sa lahat ng taong hindi alam yung buong kwento na patuloy pa rin na naninira. Pero sana po,
wala na akong mangyaring paninira sa social media dahil wala na po akong ginagamit na social media sa ngayon. At sabihin ko po sa inyo, wala po akong against sinasabi sa mga tricycle driver, sa mga marangal na nagtatrabaho dyan. Proud ako sa lahat ng tricycle driver at hindi nyo pa for sure nakikita ko ano yung mga pinagagawa kong mabubuti, kundi nakikita nyo is yung mga bad sides sa ginagawa. Pero maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at patuloy pa rin na manonood. At please, please lang po, huwag na po tayong mag-spread ng fake news dahil mas lalong lumalala po yung tingin sa akin ng ibang tao. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. At lastly, sorry po. Yun lamang po. Lastly po, huwag po tayong magpaniwala agad sa mga sabi-sabi ng mga fake accounts dyan na nag-i-spread ng fake news. Wala po akong sinasabing ganito dahil hindi po ako ang may account nito. At isa pa ho, hindi na ho ako masyado nagsa-social media ngayon at sobrang hirap isipin, ang hirap damdamin ng mga pinagdadaanan ko ngayon. Pero wala po akong sinasabing ganito. So please, be aware of this page. Report this page for spreading fake news. At sa mga fake accounts dyan po, please, be aware. Alam nyo na po ang tama at mali. At ako po, nagkamali ako, pero sana kayo din alam nyo kung ano yung tama at mali. Maraming maraming salamat po, and I apologize sincerely. Again, this is Buknoy Glamour. Sorry po, pasensya na. Maraming maraming salamat. And please, lahat po tayo alam na marunong na tayong mag-edit sa lahat ng oras na to, pero please, tigitigilan nyo na po yan. Hindi po kayo nakakatulong sa sitwasyon na nangyari sa akin ngayon. Sana, ma-feel nyo kung ano yung na-feel ni Buknoy Glamour, pero please lang, stop. Thank you so much po.